up guys, it's another Oriental Mindoro here. So pupunta po tayo ngayon sa isa sa mga dinadayong lugar dito sa probinsya ng Oriental Mindoro. Matatagpuan ito sa Dulangan 3, San Ignacio, Bako, Oriental Mindoro. Balita ko ay refreshing daw dito at pwede ka at ang buong barkada makapag-relax. Saktong-sakto at medyo mainit ang panahon, kaya masarap magbabad at lumublob sa malabig na tubig. Kasama ko pa rin sina Sir Nick Ray at ilan sa Texon Farm. Kaya thankful pa rin ako at naisinama nila ako sa mga magagandang lugar ng probinsya. Talagang sulit ang bakasyon at dagdag ito sa core memory ko. So ayun, bumili muna ng food para may makain kami at di nagtagal, eh nagbiyahe na kami papunta sa resort. Medyo may kalayuan ang lugar, kaya habang nasa biyahe, eh talagang ini-enjoy ko ang mga tanawin at ang preskong hangin nito na talagang ibang-iba sa Maynila. Ang sarap magmuni-muni at naiisip ko, mas masaya siguro yun kung pati sila nanay, tatay at ang aking mga patid ay kasama. Kaya Lord, baka naman. Ayun, malapit na kami dito at medyo lubak-lubak na ang daan. Dito ko rin nalaman na ang nadaan na pala namin ay yung long way, kaya medyo nagtagal kami. Kaya mamaya sa aming pag-uwi, doon na kami sa mas malapit na daan at walang masyadong lubak. Tcharan! Dito na kami sa Tagbungan Mountain Resort. May enough space sila sa parking, kaya plus point sila pagdating sa parking space. Seryoso din sila pagdating sa kalinisan at tingnan nyo. May mga lagayan sila ng mga basura at segregated pa. Approachable din ang mga staff at accommodating. Ang kanilang entrance fee ay 100 pesos para sa may edad na 8 to 59 years old. 80 pesos naman para sa mga senior citizen at PWDs. At ang mga batang 7 year old and below ay libre. Ang kanilang picnic cottage na good for 10 packs ay 500 pesos. 2,500 pesos naman ang kanilang video kay cottage na good for 20 to 30 packs. At if gusto nyong mag-overnight, ang kanilang Nipa hut for couple with electric fan ay 1,500 pesos. 3,500 pesos ang kanilang air-conditioned room na good for 6 packs. 2,500 pesos naman ang air-conditioned couples room. At 5,000 pesos naman ang kanilang air-conditioned family room na good for 10 packs. May tindahan din sila if ever may hindi kayo nadala, like yung mga condiments, chicheria at iba pa. At wala silang corkage fee, kaya pwedeng-pwede magdala ng sariling food. May mga alituntunin sila para sa mas maayos at masayang stay sa resort. At isa na dito ay yung pagbabawal na maligo sa pool sa mga taong under the influence of alcohol or drugs. Kasi syempre, lahat ng tao dito ay gusto lang mag-enjoy at ayaw ng gulo at kapahamakan. Kaya drink moderately. You don't own the place at respeto na rin iyon sa ibang guests. Bawal din sa pool area ang mga pets. Ito yung video kay cottage nila. You can sing your heart out here at i-dedicate sa ating mga sinisinta. Huy!
kaya na, konting shots na. Habang sila ay nagkakasiyahan, ambala naman tayo sa paglamon. Yan ang ambag natin dito, lamon. Di nagtagal, sinubukan ko na ring maligo. Grabe, sobrang lamig pero ang sarap sa pakiramdam. Ang lakas ng agos ng tubig at yung short ko dyan ay nahuhubo. Isang beses lang ako nagpaago sa slides. Sakto na yon at medyo natakot ako sa ilalim nito at medyo malubog. Baka may pirana. Pinanood ko na lang ilang mga bata habang nagpapaago sila sa slides. Gusto ko sana maulit. Kaso, nahiya na ako. Di ba masakit? Di masakit? Di masakit doon sa dulo? Doon po medyo, sa may dulo ba? Yung sa pinakadulo, no? Wala. Hanggang dyan lang po muna. Masaya ako at kahit sa konting pagkakataon, ay nakapag-relax tayo. May ngiti sa aking mga labi habang paalis kami sa tagbungan. Natutunan ko
na importante pa rin bigyan ng oras ang ating mga sarili habang may pagkakataon. Balansehin ang buhay at huwag magpakain sa trabaho. Work-life balance ba? Ang saya nun. Kaya ikaw, huwag puro trabaho. Gumala ka rin. Bye! Thank you.